Jubilito TV, ayan, nagbabalik. Para ngayon lang ulit, no? 413,000, guys, Jubilito TV. Jubilito TV Official. And yo, what's up mga kabagis? And kalingap, this is Jubilito TV Official. At eto na naman po ang isang edisyon ng ating reaction video. Sa isang lugar sa ibayang bansa, meron tayong kasangga na tumutulong din sa kapo na sa puso ang pagtulong itatama ang mali. OFW yung bayani na hindi pa uhuli. Saan ka man sa mundo, kakampi natin siya. Kasama ang mga maaasahang grupo niya. Makabagong bayani sa Team Koos, kabahagi katuwang ng Team Kalingap sa pagtulong sa mahirap. So yun! Inyo sa mga kabagis, this is Jubilito TV Official at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis, no? Pero bago po lahat, syempre po, mega love shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, kay Kalingap Rab, kay Ruel of Malalag, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, at lalong-lalo na po, no, ang ating mga Kalingap Partners. Yan, mega love shoutout po sa inyong lahat. So, ito na nga mga kalingap at kabagis, bago po natin simulan ang ating reaction video, ay nais ko po mong magpasalamat, ayan, sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating munting channel dahil nga po sa ginanap na month-end top 20 Kalingap Reactors, no, ni Kalingap Rab, ay napasama po tayo sa top 20 mga kalingap at kabagis, no. Consecutive na po ito na lagi po tayong pasok sa top 20. Noong nakaraan, kung di po nagkakamali, ay top, ano ba tayo noon? Top 17 or 18, hindi ko na po matandaan. Pero ngayon po ay pasok po tayo sa top 14 mga kalingap at kabagis, no? So maraming salamat sa inyong lahat dahil hindi po kayo nagsasawang tumaguyod at patuloy na subaybayan ang ating mga reaction video, no, mga kalingap at kabagis. So, ito na nga. For today's reaction video, mga kalingap at kabagis, gawa lang natin ng reaction. Although, medyo matagal na po ito. Pero, alam nyo, naantig talaga ako every time na pinapanood ko po itong video na ito, no? Yung pong pagbisita ni Kalingap Rab kay Brother Paas, na kung saan, alam nyo naman, na si Brother Paas ay may pinagdadaanan sa kanyang kalusugan. At talagang, yung kwan niya po, no? Yung lakas ng kanyang pananalig sa Diyos. Doon na lang po siya humuhugot ng lakas. And at the same time, yung pagmamahal niya sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa ay naidadagdag na rin po yun, no? Para talagang mamotivate siyang bumangon sa araw-araw at isipin na wala siyang nararamdaman, although kahit po meron, no? Mga kalingap at kabagis. At dito nga po ay binisita ni Kalingap Rab. Siyempre po, no, hindi naman po pwedeng hindi bibisita at kumustahin ang kalagayan ni Brother Paz ng isang Kalingap Rab, na kung saan ay talagang parang tinuturing niya na pong isang pangalawang ama. Sabi nga po ni Kalingap Rab, no, pangalawang ama itong si Brother Paz, na kung saan mga kalingap at kabagis ay binigyan ni Kalingap Rab ng kanyang moral support, and at the same time po, no, ay yung financial na tulong, na kung saan ay sasagutin na ni Kalingap Rab yung pagpapatiles nung bahay, no, mga kalingap at kabagis. Yung pong itinatayong bahay ni Brother Paas ay si Kalingap Rab na po ang sasagot nung pagpapatiles. At nakakatuwa lang mga kalingap at kabagis dahil nga po nung time na binisita ni Kalingap Rab itong si Brother Paas ay parang nabuhayan po siya ng lakas ng loob muli at parang sumigla siya. Dahil nga daw po hindi niya sukat akalain na ang isang Kalingap Rab ay maglalaan, no, ng oras at panahon para bisitahin at kumustahin ang kalagayan ni Brother Paas. So ngayon po ay talagang inuulan ng biyaya si Brother Paas, most probably financial na tulong po dahil nga po sa kanyang kalagayan. At ang tanging hiling niya na lamang po, no, mga kalingap at kabagis, ay matapos po yung bahay para po kahit papaano po ay magiging panatag na ang kanyang kalooban para po may malilipatan na po ang kanyang pamilya. So napakaganda ng pag-uusap ni Brother Paas at ni Kalingap Rab. At dito po makikita po natin na talagang kahit po ganun ang pinagdadaanan ng isang Brother Paas
ay talagang ganun pa rin po ang kanyang pananalig at pananampalataya sa Diyos, na kung saan ay sabi niya nga po, mga Kalingap at Gabagis, ay ready na nga daw po siyang mamatay. Pero ang iniisip niya po, syempre po, yung kalagayan din po ng kanyang asawa at ng kanyang anak, no? Na may iwan kung sakasakali man. Pero sana naman, no, maging positive, no? Although sinasabi ni Brother Paas na positive naman kanyang takbo ng kanyang pag-iisip at hindi niya naman iniisip na meron siyang karamdaman, sana laging ganun yung mindset, no? At sabi nga po ay God is the great healer, no? So wala pong imposible sa Panginoon, basta lagi lang po tayong mananalig, no? At alam ko po, alam ni Brother Paas yan. At kapit lang, Brother Paas, no? At wala naman pong imposible at wala naman pong himala sa mga bagay-bagay na pwedeng ipagkaloob po ng ating Panginoong Diyos, no? So ito na, mga Kalingap at Gabagis, panoorin po natin yung conversation ni Kalingap Rab, yung kanyang pangako sa pagpapatiles, and at the same time yung kagalakang naramdaman ni Brother Paas nung siya po ay bisitahin ng isang Kalingap Rab. So narito po yun, mga Kalingap at Gabagis, panoorin po natin. Pasensya na kayo sa bahay, kasi maglilipat kasi kami. Diyan, pasok ka niya. Salamat sa bisita niyo. Alam niyo, nakakataba ng puso. Kasi hindi ko ina-expect na magpupunta ka rito. Siyempre. Matagal ko na ba ang na balak pumunta dito? Kaso ngayon lang sunod-sunod yung sunod-sunod yung mga gawain, mga events. Nakakataba ng puso kasi isang Kalingap lang pupuntahan si Brother. Siyempre naman. Isa ka sa pioneer ng Kalingap. Isa ka sa unang naging staff ni Kuya Bal. Siyempre, sabi nga ni Papa, pupunta daw kayo nagabukas, ha? Oo, At papa-check up ka. Ano bang sa, ano bang sabi dun sa ano? Anong diagnosis? Anong kailangan mong gawin? Ano daw yung... Super, wala namang sinasabi. Naiyak ako sa tuwa kasi hindi ko ina-expect na bibisitahin mo. Ay, grabe naman. Salamat. Hindi mo pa rin pala nakakalimutan yung pinagsamahan natin. Siyempre naman, parang ikaw na yung pangalawang tatay ko, eh. Nakaka-overwhelm naman. And nakakatuwa kasi andyan yung Kalingap. Akala ko nakalimutan ako kasi basic, ayaw ko namang kang kulitin, pero parehin ng Diyos. Alam mo, nung unang mabasa ko ito, tapos isinin ko sa ibang bansa, nagulat ako kasi cancer daw. Cancer din? Nung una, para akong binuhosan ng tubig na mainit at malamig. Hindi ko pinansin kasi, sabi ko, Panginoon, malaki ka Diyos. Hindi mo ako pababayaan. Kaya lang, siyempre, alam mo na, kung iisipin ko naman na cancer ito, may stress lang ako, di ba? Kaya I just keep on praying, and live na lang na mag-encourage na ito nga si Brother Paas, may sakit eh, pero hindi ko ina-accept na may sakit ako. Pero na kung Diyos na malaki, na nagpapagaling din the way I pray, pray naman ang Diyos. Lahat naman ang pinag-pray natin, pinagaling naman ang Panginoon. Tapos hindi ko ini-expect na ako pala, ang Brother Paas pala nakilala niya, magkakaroon ng cancer. Tapos ito, di ba, tayo pinaka-best natin is para mabuhay, kumain ng pagkain. Tapos ito ko ngayon, hindi makakain. Gustong-gusto kong kumain, hindi ako makakain. Bakit pag kumain ka, ano nangyayari pag kumain ka, Brother? Iniluluwa ko lang eh. Iniluluwa mo? Sinusuka ko lang. Hindi ko alam kung bakit. Yung kulang? Bisitahin mo minsan. Ano pang kulang ng bahay niyo? Nakabili na ako ng bubong, ng trusses. Lababo, gagawin na sa Lunes. Tiles na lang ang kulang. May nagtatrabaho doon? Meron akong trabaho. May pangbili ka na ng tiles? Wala? Wala, yun lang. Sige, ako nang masagot po ng tiles. Salamat sa Diyos. Para matapos na yung bahay niyo. Ano? Binablog din ni Papa mo. Para kahit pa paano, makalipat na kayo. Purihin ang Diyos, alam mo kung bakit. Kasi si Banta,
akong pumunta dito. Sinisinda akong binigyan ako ng pera. Para tuloy akong kawawa. Ayoko. Pero, ano eh? Ano? Natutuwa ako kasi hindi ako nakalimutan ng papa mo. Wala niyang, although pagka nababasya lang. Kilala mo naman si papa, ganun lang. Oo. Pero ay, sa loob-loob nun, grabe yung malasakit. Grabe yung pagsama namin. Hindi kayang bayaran ng pera, kaya nga marami nagsasabi na iwanan mo na si Bal, susuportahan ka namin. Sabi ko, pasensya na kayo, hindi ko kayang iwanan ng taong siyang naging dahilan bakit ako naging brother Paas. Kung hindi naman din kay papa mo, sino ako ngayon? Siguro kung ako nagkasakit, nawala ako sa YouTube, patay na ako. Diba? Nung ako'y nagtatricycle, pag nakikita ako ng papa mo, pani, bibigyan akong pera. Hindi lang yun. Pagka, kahit saan ako makita nun, hindi pa kanyang magkasakit. Sama ka naman kasi, pani. Pag di maman ako, yayaman ka. ayaw ko pa nun kasi nga, anong gusto mong sabihin, Brother Paas, kay Kuya Bal na di pa sa kanya sasabi ngayon? Nahihiya ka siguro nung nakaraan. Sabihin nyo, mapapanood to ni Papa. Ay, uno sa lahat, nagpapasalamat ako kay Padi. Kasi hindi, although na lulungkot ako kasi pag nababas si Padi, pati ako nagre-react din eh. Pero nagpapasalamat ako kay Padi kasi kahit kailan di siya nagkulang. Although, tayo naman kasi akala lang ng iba nagkulang kasi nga busy baga si Papa. Pero sa totoo lang, Rob, hindi lang alam ng iba kasi. Pag nagbigay kasi si Papa, hindi naman pinapaalam. Na, si Papa kasi, di naman lahat kasi nang binibigyan niya, di naman minsan nakikita sa buhay. Araw, nagbigay ng bigas. Nagbigay ng ulam, di man binilad yun. Sabi ko pa di, pasensya ka na. Hindi na ako makakasama, mahina na ako eh. Pero ang gaganda, pwede palakas ka. Marami pa tayong pupuntahan. Marami ka pang ipag-pray na bahay. Sabi ko, magpapalakas ako. Tapos, may dalang bigas, may dalang isda, gulay. Hindi nga namin halos naubos eh. Nakakalungkot lahat ng binili. Nung pagkain sila, nakakain ako, hindi. Nanonood lang ako. Gatas na lang sa'yo. Gatas na lang ininom ko. Pero anong sabi, may chance pa daw na makakain ka ulit? Ay, ako'y naniniwala. Makakakain ako kasi ang daming nananalangin. Amen. Ang dami po rin ng Diyos. Alam nyo, masarap pala yung magtanim ka ng panalangin. Aanig ka rin ng panalangin. Hindi naman ako nagsabi sa kanila, pag-pray nyo ako bilang Brother Paas. Ang dami pong comment sa akin, libo po, Brother Paas, pagaling ka. May mission pa ang Diyos sa'yo. So, nakakatuwa, di ba? Tapos sinasabi pa nila, grabe ka, ang strong mo, kahit may sakit ka, parang wala kang sakit. Eh,